O, ganito yung technique ko sa pag-breeding ng betta, mga kabe. So, ang gamit ko na container, mga kabe, ay 9 by 6 by 6, mga kabe. 9 inches yung haba, 6 yung taas at lapad, mga kabe. Yan. So, maliit lang, mga kabe, ang ginagamit ko, mga kabe. So, ito yung ating male ay offspring ng aking avatar, mga kabe, na cross out o sa male na kindi, mga kabe. Yan, di ko sure kung ito ay mag-mold pa o hindi na. So, ito naman ay sample ko lang sa pagtuturo ng breeding, mga kabe. So, ito yung ginagamit ko na material. So, ang lalim ng tubig, mga kabe, is around 4.5 inches, mga kabe. Yan. Yung lalim ng tubig, mga kabe. So, ang ipaparis natin ng babae, mga kabe, ay ito. Yan. Ito ay fancy na female, mga kabe, na marki na rin yung tiyan. So, ayan. So, ilalagay natin, mga kabe. Yan. So, obserbahin natin, mga kabe, kung hindi ba dominante yung ating male. Kasi kapag halimbawa ay dominante, mga kabe, ibig sabihin, mga kabe, ay may pagka-wild, mga kabe, at masilan. Tapos, lalagyan natin ng styrofoam, mga kabe. At kung bakit styrofoam, mga kabe, ay maya-maya malalaman nyo, mga kabe. Yan, kukuha tayo ng styro. So, ito. Yung styro, mga kabe, ilalagay natin dyan. Yan. Obserbahan muna natin, mga kabe, ating pakawalan yung female. Ang purpose kasi niya, mga kabe, bakit nilalagay sa separate container yung female, eh kasi baka masyadong dominante yung ating male. Kahit wala pang bubbles, mag-goldfish siya. So, normal naman sa betta na magiging dominante kapag may bubble nest na, kasi magiging atat na atat siya eh. So, papakawalan natin, mga kabe. Yan. So, yan. Oobserbahan natin, mga kabe. Kapag hindi niya gugulpihin, ibig sabihin, compatible silang dalawa, mga kabe. Pagka ganun. Yan. Pero for sure, mga kabe, mas maganda halimbawa pag kayo ay nag-alangan kayo ng ganyan, kasi siyempre mababantayan nyo naman yan kapag compatible o hindi, medyo maya-maya pa. So para sure kayo, lalapat ka halimbawa busy kayo na napasok o kaya nagtatrabaho, so inilagay nyo yung pair sa isang container, mas maganda lagyan nyo na agad ng separate container kagaya doon, lalagay sa baso, mga kabe. Kasi kung saan ang aalis sa baso, mga kabe, yung female, kapag ready na siyang mag-drop ng egg, mga kabe, lalapit at lalapit siya sa male, mga kabe. Kailangan lang talaga yung baso o yung separate container ay puno siya ng tubig, mga kabe, at tibil doon sa tubig ng tank para makawala yung female, mga kabe. Yan. So, yan, hindi naman dominante masyado yung ating male, mga kabe. Yan. Kung napapansin nyo, nagpunta siya dun sa ilalim ng styro. Dyan siya gagawa ng bubble nest, mga kabe. So, hindi ko na siya lalagyan, mga kabe, ng baso. Yan, hayaan ko na sila ng ganyan. So, i-update ko kayo, mga kabe, kapag sila ay mag-meeting na, mga kabe. Magda-drop na ng egg, mga kabe. So, yan na muna sa ngayon, mga kabe.
Yan mga kahabi, sa wakas magdadrop na rin sila ng egg mga kahabi. So yan, kapag lumalapit na yung babae sa lalaki, ibig sabihin mga kahabi ay mag-umpisa na silang mag-mate mga kahabi. So antayin natin ng konti mga kahabi. So yan, yan na, yan. Yan. Yan mga kahabi. Nagdadrop na yan ng egg yung babae mga kahabi. At yung lalaki ay kukulikta naman doon sa egg mga kahabi. So ganyan mag-breeding yung mga beta mga kahabi. So yun, din yung mga egg naglalaglagan mga kahabi, yan. So antayin lang natin silang matapos mga kahabi at tsaka natin sila babalikan mga kahabi. Para hindi maisturbo yung kanilang pag-meet mga kahabi. E pag may katanungan, kahabi, paano naman pagka sobrang egg-eater talaga ng aking beta? Kahit hindi ko naman lagi-laging tinitingnan o nagagalaw ko lang ng saglit kasi tinitingnan ko kung may egg na wala pa, eh kinain yung egg niya at wala talagang natira. At walang-wala na talaga. Yan, kung mapansin nyo, ang ginagamit ko ay styrofoam mga kahabi. Yan, at sobrang dami ng bula mga kahabi. Yan. Yun yung kaibahan ng styro mga kahabi sa plastic, sa tanim. Yan, ito yung kaibahan mga kahabi. Kasi ang styrofoam kasi mga kahabi ay mainit. Kusa siya nagpo-produce ng bula mga kahabi. So maya-maya mga kahabi, papakita ko sa inyo ang solusyon sa mga egg-eater talaga na male beta mga kahabi. So yan mga kahabi, ay natapos na din mag-drop ng egg mga kahabi. So yan yung babae, natatakot na sa lalaki at yan ay lumalayo na din, ayaw na. So ang gagawin natin dyan ay aalisin natin yung ating female. Kaso yung tanong natin ay paano pagka halimbawa'y egg-eater talaga yung ating male na kahit hindi mo gagalawin ay kinakain pa din niya. O kahit hindi mo tinitingnan ng tingnan ng tingnan, o kaya hindi mo tinitingnan pagkatapos mag-breeding ay kinakain pa din niya. So ito na mga kabe. Yan, aalisin natin sila parehas diyan, yung dalawa. Male at saka female mga kabe. So aalisin natin. Kukuha tayo ng lalagyan. Ating ilagay dito sa kabila. Yan, kuhanin muna natin yung babae. Ayaw na niya. And oops, yun, nahulog. Yan. Ating bibitawan na siya. Ito mga kabe. Yan, sama natin doon sa mga rancho. So ngayon, kukuhanin natin yung lalaki mga kabe. Yan. Yan, yun yung purpose ng ating styrofoam mga kabe. Kasi maganda ang styrofoam. So hinihinay lang kasi magalaw yung egg. Whoop. Lalayan natin siya doon. So ang totoo, ito talagang aking male na ito mga kahabi, ay talagang magaling magalaga ng fry mga kahabi, ng egg at saka ng fry. Hindi talaga niya kinakain. So ito kasi ay pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang dapat gawin kapag egg-eater mga kahabi, yung ating male. So ayan, kinukuha ko na mga kahabi, so wala na. Hindi na ito pwedeng ibalik kasi kahit pag ibalik mo ay kakainin na rin niya kasi nagalaw na siya eh. Yan. So ano natin gagawin mga kahabi ay kukuntian natin yung tubig mga kahabi. Babawasan. Babawasan natin yung tubig. Kukuha tayo ng hose.
Babawasan natin mga kabe hanggang ang matira ay 1 inch na lamang mga kabe. So ayan mga kabe, mababaw na yung tubig. Yan, wala pang 1 inch yan mga kabe. So ang purpose natin mga kabe diyan, bakit natin kinukuha na ng tubig ay para makahinga yung ating fry mga kabe. Hindi sila malulunod mga kabe. Iba kapag ka may parents kasi kapag ka andyan pa yung lalaki nagbabantay, siyempre kukuliktahin niya yung fry at ilalagay ulit sa bubble nest. So yan, wala naman kasi silang parents, so sila-sila lang. So ganitong pamaraan mga kabe ay hindi lahat magsusurvive, pero at least may magsusurvive mga kabe. Yan, unlike talaga doon sa may parents, iba talaga pag may parents kasi mas marami yung magsusurvive, pero ganyan at least may magsusurvive nga. Kasi mahirap naman yung hindi ka breed ng iyong gustong strain, eh mawalan ka ng strain mo, bibili ka naman ng ulit. So at least may magsusurvive mga kabe. So ganun lang, antayin natin yung 3 days. Yan, antayin natin yung 3 days. Yan yung bubbles pa rin, no? Dyan yung bubbles, andyan yung eggs sa ilalim niyan. So 3 days sila bago mag-hatch mga kabe. So ito, ginagawa ko ito mga kabe kapag yung binibreed ko ay mga dumbuer. Kasi kadalasan sa dumbuer talaga ay mga wild. So mga wild beta sila mga kabe. So kunting galaw mo lang ay kinakain na nila yung egg. O di kahit hindi mo gagalawin, kinakain talaga nila yung egg. So yan yung pamamaraan na ginagamit ko sa kanila. Pero ngayon di ako nagbibreed ng dumbuer. Kasi pag nagtagal yung dumbuer ay hindi na naging dumbo yung air, no? Beta. Mayroong mga kal, minsan marami pa yung kal. So kaya ayaw ko na mag-breed na muna ng dumbo air. So yan, update ko kayo mga kabe kapag nag-hats na. Ipapakita ko sa inyo na talagang ito ay nag-hats. Hindi man marami, at least mayroon. Pero swerte na kapag ito ay marami ang mag-hats mga kabe. Basta importante mga kahabi, huwag nyo lang itong mailagay sa init mga kahabi. Dahil mababaw ang tubig, siyempre iinit ang tubig, maluluto yung ating egg. Masarap ulamin. Sige mga kahabi, update ko ulit kayo after 3 days pag nag-hatch na at free swim na yung fry na ready to feed na ulit mga kahabi. So ito na yung update ng ating breeding mga kahabi, ng hatching ng egg na kinukuha natin yung parents mga kahabi. So titingnan natin kung mayroong napipisa at kung presume na sila mga kahabi, kasi 3 araw na ngayon mga kahabi. So tara, ating sisilipin mga kahabi. Yan. So kung mapapansin niyo mga kabe, yan, may bula pa rin mga kabe sa styrofoam mga kabe, at yan, andyan na nga, marami na ngang fry mga kabe. Yan, may napipisa nga. Zoom. Yan mga kabe, yun. Yan, frisium na sila mga kabe. Yan. At saka yung bula, oh, marami pa ding bula mga kabe. Yan o, yung bula. Yan, ito yung kagandahan mga kabe pag styro. Kasi kapag hindi styrofoam yung mga kabe, ay wala na yan. Pag alis mo ng parents ay kinabukasan, wala na yung bula. So ngayon, kahit 3 days na yan. At saka yan yung mga
nag-hatch mga kabe. So marami din mga kabe. At saka yung egg na hindi na hatch. Yan yan. Nagkakapunggos mga kabe, yan yun. Yan, tuturo ko mga kabe. Yan. Saka yun pa. Yan. Yan yung mga hindi nag-hatch at saka sa ilalim pa nito. Kukuhanin din yung styro ko mga kabe. Ah, grabe. Ito yung mga hindi nag-hatch mga kabe. Yan. Yan, dami. Ang daming hindi nag-hatch. Yan. Kasi ganun talaga mga kabe. Pero at least mga kabe, nakapagpahats ka at nakapag survive ng fry mga kabe. Kasi kapag halimbawa egg eater, eh walang matitira. Eh hindi na mag-hats. So marami pa din naman mga kabe yung napisa. Yan o. Kukunin natin to. Yan. Sinin natin. Yan, dami o. Oh. Yan o. Oh. Yan. So dami makabi yan. Yan. So ang ipapakain natin mga kabe ay nasa sa atin yun kung anong decision natin kung anong ipapakain. Pero sa akin mga kabe ay BBS. BBS ang ipapakain ko mga kabe kasi mayroon akong hatch na BBS dyan eh. Para sa tetra, kaso yung aking tetra ay ang kinakain ngayon ay dap niya dahil marami akong culture mga kabe. So efekto yun sa culture ko na bagong discover ko mga kabe na walang fertilizer. At saka malinaw din yung tubig niya mga kabe. So tara papakainin natin ito kasi sayang yung BBS na mamamatay lang kapag hindi mapakain ng mga ilang araw mga kabe. So tara kukuha tayo ng BBS. So ito yung BBS mga kabe. Namumula. Yan. Pino mga kabe. Pakain natin. So ganun ba rin babanlawan natin mga kabe para hindi masyadong maalat. Yan. Yan. Mahirap maglagay si ma konti lang yung tubig kasi mga kabe. So yung tubig mga kabe tsaka natin yan dadagdagan ng pautay-utay mga kabe, yung pakunti-kunti dadagdagan natin yan mamaya. Ang gamit pa rin natin mga kabe sa pag dagdag ng tubig ay yung pa din yung hose para hindi sila mabubugbog mga kabe, hindi ma-stress yung ating bagong hatch na fry, yung newborn mga kabe. Tapos gagamitan pa din natin ng styro mga kabe, ganito oh, ganitong paraan mga kabe. Pakita ko lang sa inyo mga kabe, sample lang ito mga kabe ha. Dapat kasi talaga yung hose mga kabe ang gagamitin para yung bagsak ng tubig ay hindi malakas mga kabe. Tapos yung temperature dapat mga kabe ay kaparehas din nung kontinyo natin ito. Kasi pag hindi kaparehas ay mawawater shock yung ating mga fry mga kabe. So ang gagawin natin, maglagay tayo ng isa pang container, itatabi natin sa kanya. Tapos palipasin natin ng 30 minutos mga kabe, kay 30 minutes. Tsaka natin ililipat. Tapos sipuin natin dito. At ipuin natin yung tubig na ililipat natin kung parehas na ang lamig niya mga kabe. Tsaka natin isasalin mga kabe. Yun mga kabe, maliwanag yun mga kabe kasi
baka magtaka kayo bakit namamatay, na dinagdagan nyo lang naman ng tubig. So baka kasi ma-water shock, mga kahabi. So ganun paraan ang dapat gawin, mga kahabi. Yan, marahan lang, mga kahabi. Yan, so ganyan lang, basta parehas na sila ng temperature, mga kahabi, nung tubig na ililipat natin, mga kahabi. Ayan, ganun lang, mga kahabi. Yan. So marami kayong natutunan sa akin, mga kahabi, sa mga newbie, pero veterano, mga kahabi, ay alam na ito, mga kahabi. O kaya may mga sarili silang mga diskarte, mga kahabi. At malayo lang ako sa mga diskarte nila, mga kahabi. So ito lang kasi yung simpleng diskarte na alam kong, mga kahabi. So at least naman ay nakakapagpa-survive naman ako ng mga fry, at marami din naman akong na-dispatch na mga breeders na bita na sa murang halaga, mga kahabi. Lalo doon sa Talibon, mga kahabi. So yun lang. Yan, so yan, makita nyo. Yan, medyo para sa nagkakagulo, mga kahabi. Yan, kanina kasi medyo tahimik lang sila eh. Hindi sila kagaya niyan ngayon na gumagalaw. Ibig sabihin, mga kahabi, kumakain sila dyan. Yan, oh. Pinakain nila yung bibis, mga kahabi, niyan. Hindi kasi masyadong makuan kasi hindi na ma-zoom ng masyadong, mga kahabi, oh. Zoom na kasi ito. Yan. Yan, kinakain nila, mga kahabi. So maganda talaga, mga kahabi, pag bibiis. Pwede din naman igyok, mga kahabi, pag talagang walang wala. Nga lang, kukunti ang susurvive, mga kahabi. Unless kung veterano kayo sa pagpapakain ng igyok, mga kahabi. Yun, kasi pagka napadami yung lagay nyo ng igyok, bumabaho yung tubig, lalo pat kukunti lang yung tubig ng ating mga fry, kasi maliit lang yung container, ay biglang baho niya, madidisgrasya, mga kahabi. Yan. So at least alam nyo na kung paano ang gagawin ng egg ether, mga kahabi, para mag-survive yung ating fry, para makapagpa-hatch tayo at makasurvive yung ating mga fry. Yan. So bago ko tapusin ang video, mga kahabi, shout out pa din sa ating kahabing taga-Klarin, pati ng kanyang ama na si Boss Roderick Enfesto, sa ating kahabi na si Boss Court Ayan Enfesto. Yan, pati ng kanyang mama, mga kahabi, shout out. Tapos yun, ngayong Mayo may laban sila, mga kahabi, sa Kalapati. Racing, mga kahabi. Member sila ng BWPRC, mga kahabi. Bohol Warrior Racing Pigeon Club, mga kahabi. Yan, sana masungkit nila yung top, mga kahabi. So salamat pa din, mga kahabi, sa panonood ng aking mga vlog. At naway may natutunan kayo ng kahit kunti man lang sa aking mga video. Kapag ka may mga katanungan, mga kahabi, comments lang kayo, para masagot ko yung mga katanungan nyo, mga kahabi. Yung culture ko ng DAP nyo, mga kahabi, antay-antay nyo lang, iba-vlog ko din yun. So kunin na natin to kasi storbo ito sa pagkain nila ng BBS. Yan, ganun lang, mga kahabi, pag nagbe-breeding, mga kahabi. Hanggang sa sunod nating video, mga kahabi. Salamat sa patuloy na pagsusuporta ng aking channel, mga kahabi. So bago ko tapusin ulit, shout out sa inyong lahat na mga kahabi ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Inimbitahan ko nga pala kayo, mga kahabi, na dumalo sa aming mga pamamahayag na ginagawa sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kung may mag-invite sa inyo ng mga kapatid namin sa Iglesia, ay naway mapagbigyan nyo para malaman nyo rin kung
ano po talaga ang Iglesia ni Cristo. So hanggang sa muli mga kabe, salamat ng marami, babush!